Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Maximus Ride. Ito po, meron po tayong motor na re-reviewin ngayon. Actually, maraming sa kanya nakapag-review, kaya lang, syempre, yung mga accessories na nilagay natin, papakita namin sa inyo para at least may idea kayo kung paano at ano ang dapat ilagay. Lang guys, sisimulan natin ang ating review dito po sa CF400. Actually po, itong CF400 is kilala sa NK400. Kaya nga lang, sa ORCR niya, ang nakalagay is CF400. Kaya pag tinatanong ako kung ano dala kong motor, ang sinasabi ko yung CF400. Kaya ito na guys, titingnan natin yung mga dapat ninyong malaman dito sa CF400 o NK400. Ito po, unang-una po, naglagay po tayo ng windshield para sa papunta man ng expressway, pwede siya. And yung bolt po niya, binili natin ng bolt na ito, yung rainbow, para medyo maganda. Tapos po, sa lagayan ng cellphone holder, meron po tayo. Ito naman po ang nilagay natin, galing sa Moto World. At saka cellphone, ito naman po sa cellphone. And then, nung pag-stack yan, actually, ang side mirror niya is hindi ganito. Ang tawag po dito is bar and side mirror. Naglagay din po tayo niyan, bar and side mirror, para dagdag pogi sa kanya. Ito po siya. Yan, tingnan niyo po guys. Yan po si NK o CF400. Tapos po, may additional na siyang tank bag. Actually, nilagyan natin siya ng tank bag para in case na may mga dala tayo na mga kagaya nito, camera, yung mga pang moto vlogging, may lalagyan po tayo na madaling makuha. Ito po yon. Ito po ay quick release naman, madali siyang tanggalin. Ang gagawin lang po is may piplip lang kayo sa ilalim. Ito, yan, hihilahin lang po ito, hihilahin, tanggal na siya. Yan po, ang kasama niya, yung tank plunge. Kailangan po bumili kayo nito, meron to para pwede siyang lagyan ng tank bag. Ito po yun. Easy naman siyang ilagay at madali siyang tanggalin. Yan lang po, and i-click lang, okay na, wala na siyang kakalog-kalog, okay na po siya. And then, ito po, naglagay po tayo ng crash guard, saka yung pinakang tornillo niya. Yung crash guard protective block, hindi ko pa na ilalagay kasi kailangan pa natin ng time, kasi wala pang time. Actually, meron pa ang palagay dito, tsaka dito sa ilalim yan. Hindi ko pa na ilalagay yun. Dito naman po sa una, ang nilagay natin sa mga lights niya, ito po yun. Una-una po itong mini driving light. And mini driving light, and ito po yung laser gun. Ito na po yung laser gun. Ito po yung malakas sa expressway at malinaw na malinaw. Ito naman po yung pag nag-uulan, pwede mong gamitin kasi meron siyang yellow and white. Tapos po sa likod, naglagay naman po tayo ng top box. Una-una pong binili dyan is ito, top box bracket. Bakit po? Kasi pag walang top box bracket, hindi po natin may lalagay ang top box. Ito po yung top box, 25 liters lang po siya. Kung makapansin ninyo yung iba, ang ginagawa yung 45 liters, masyadong malaki. Ito po is katamtaman ng laki niya, at the same time bagay na bagay doon sa looks ng motor. Ayan, bagay na bagay siya sa looks ng motor. 25 liters. Ang brand po niya ay SEC. Ayan po, SEC po ang brand niya. Ganun din po pala yung tank bag natin, SEC din po ang tatak niya. Ayan po, ayan po. Actually, di sa spec ng motor, hindi na po ako mag re-review. Actually, ito marami ng review sa motor na to. Ngayon ko lang ito na-review kasi matagal naman sa amin, hindi ko lang siya laging nagagamit. Kaya ngayon lang ito na-review.
Ito yung gumagamit niyan, yung aking anak. Panganay kong anak ang gumagamit niyan. Siya yung laging gumagamit. Ayan po, CF400 NK. Sa kilalang NK sa Manila, NK. Pero sa registro niya, CF400. Ayan po siya. Inline 2. Ito po, isa pa yung idagdag natin. Ito pong radiator guard. Ayan po. Ayan, idagdag din po natin yung radiator guard. Para dagdag protection at the same time, maporman tingnan, malinis. Ayan po. Tapos, sa performance naman po niya, performance niya ay napaka, para sa akin, mabilis. Although siguro sanay ako sa mga underbone, yung 150cc, kaya masabi ko mabilis. Pero actually marami namang review na okay siya, mabilis siya. Tapos speed niya, napatakbo ko ng 173 sa expressway. Mayakas akong isa, 173 yung napatakbo siya, yung top speed para sa akin, ay sa akin. Tapos po, ayun pa ito, nagdadaglagay tayo nitong tank protection, tank protector, rubber siya, para po in case na napalapat ang mang sa ano mo dito, kita or madulas ang pantalon mo, kumakapit siya, hindi ka maiiwan ng motor kahit saan mo siya dalhin pagka inibu-ibu mo o binangking-banking mo, nakadikit pa rin siya dito. Ayun po. Tapos po, nga pala, itong pipe niya, hindi naman po ito ang stock niyan. Nagdagdag na rin po ng 5, yan po is B-Max 5. Ang tawag po dyan is Muscle 5, Open 5. Isa po ay inilagay natin para mas mukhang maganda ang tunog niya. Ang stock po nito nasa bahay, nasa amin. Nandun pa siya. Yung stock niya is na simpleng tunog lang, pero maganda na rin. Tapos ito, nilagay namin yan. Yan po. Papasin nyo. Tapos, nilagyan din po natin ng spool. Yan po yung spool. Para sa paddock stand. Yan po. Magkabila po, meron yan. And, ayun. Yun po, at saka nga pala, nandito po kami sa bayan ng Nauhan. Ito po yung sinasabing Binilda. Ayun, Binilda. And ito naman po yung kanilang peace pond. Nakikita nyo yung peace pond nila. Ayun, para meron kayong idea. Ayun. Tapos ayun po, yun lang naman. Wala na tayong pwedeng i-review kasi sabi ko nga yung lahat ng spec nitong motor is marami na napag-review. Kaya ang sinabi ko lang sa inyo yung mga accessories na naidagdag namin dito. Ayun, kaya sa isang bagay, sa isang banda, maganda siyang tingnan. Talagang nag-look sa pogi siya lalong tingnan. Parang masculine na masculine ang dating niya. Malaki. At saka meron siyang angas pag tumunog na. Ito guys, yung kanyang tunog, sa soundcheck natin para mapakinggan ninyo. Yan guys ang tunog niya, very masculine. Talagang macho-macho ang dating. Maraming salamat. Yung isang lambing lang po sa inyo ha, yung subscribe naman po kayo sa Mr. Maximus Ride. Yun lang po at maraming salamat. Sana po magustuhan niyo itong video to at maraming makagusto. Thank you very much.